So, what's up mga kapaparoday vlogs ko? Nandito na naman po tayong muli, may panibago po tayong pag-uusapan. Ito ay patungkol pa rin po sa driver's license na ating tinatopic. Ito po ay pang part 3 na. At nung una ay tinapik natin ang tungkol sa ano ba ang driver's license. Ito ay isang pribilehiyo at hindi isang karapatan. Ikaw ay binigyan lamang ng pagkakataon, tsansa na mabigyan ng lisensya para ikaw ay lehitimong makapag-drive sa kalsada. At ang pangalawa ay patungkol sa TGIT para ikaw ay magkaroon ng driver's license, which is student license nga, ano, student permit, kumbaga, na kailangang makakuha ka. So ngayon, nandito tayo sa part 3 naman po. Ang ating pag-uusapan is patungkol sa tinatawag na non-professional driver's license. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So ngayon guys, pag-usapan natin yung tungkol sa tinatawag na non-professional license kapag ka ikaw ay nagkaroon ng student permit, ilang buwan ang iintayin mo at ilan ang passing score para ikaw ay magkaroon ng non-professional license. So, pag-usapan natin yon, no? Non-professional driver's license. Pero, bago po natin puntahan yon, so, kung hindi pa kita subscriber at ngayon ka lang napadaan sa channel ko, please lang po, pakisubscribe ang channel ko and isabihin na po ang notification bell para notified ka sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa and pakilike kung iyong magugustuhan ang video ito and pakishare din po sa iba upang nasa ganyan alam nila ang pagkakaiba ng driver's license na professional at non-professional. Na ang ating topic ngayon ay is about non-professional muna. So, nakakuha ka na ng driver's permit. So, ang gusto mo is non-professional lang kasi hindi ka naman magdadrive ng mga publikong sasakyan or truck or bus, kundi kotse-kotse ka lang, kumbaga, para lang sa'yo, pansarili lang. Ngayon ang tanong, ilang buwan ang hihintayin mo kapag ikaw ay nakakuha ng student license or student permit para ma-ship mo siya sa non-professional driver's license and ilan din ang passing score na dapat mong makuha para ikaw ay ma-qualified sa non-professional driver's license. So, pag-usapan natin po ito. So, mula ng pagkuha mo ng student license or student permit, ikaw ay maghihintay lang ilang buwan lamang para ma-approve mo siya sa tinatawag na non-professional driver's license. Yan po ay 5 buwan lamang ang iyong hihintayin. 5 months, pwede ka nang mag-take ng panibagong exam para ikaw ay ma-issuehan ng non-professional driver's license or yung lisensya na hindi dapat sa mga pampublikong sasakyan. So, ang pag-usapan natin yan yung susunod ay ilan ang passing score naman. So, ang exam po, pare-parehas lang yan. Exam ng professional at non-professional ay iisa lang. Iisa lang po yung tinutungo. Pero, magkaiba ng passing grade. Which is, kung halimbawa ang kinuha mo ay non-professional at ikaw ay sumobra doon sa score ng professional, mas maganda. Ibig sabihin, may nalalaman kang talaga. Pero ang in-apply mo kasi is non-professional lamang. Kaya non-professional din po yung may bibigay sa iyong driver's license, yung mai-issue sa iyo. So, ilan ang passing score? So, ang passing score po ng non-professional is
40. So, magte-take ka ng exam ng 50. 50 yung sasagutan mo na questionnaire. So, dapat maka 40 ka para magkaroon ka ng tinatawag na professional driver's license. Ngayon, kung halimbawa hindi ka pumasa, halimbawa 40 ang passing score, 39 ka lang, ay hindi ka po mai-issuehan. So retake ka, magre-retake ka. Kasi napakasimple na nga lang, 'di ba? Nang professional na nga lang kinukuha mo, hindi mo pa napasahan. So retake ka po ng mabalikan ng next week dun eh. Retake. Sabihin, pag hindi ka nakapasa. Kasi once lang naman ang pagtitake sa isang araw, lalo't marami kayo, 10 beses lang po yan. And bibigyan ka lang ng another schedule by next week. So to make it sure, para ikaw ay hindi masayang ang pagod mo, ipasa mo. Madali lang naman eh. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, napakadali lang ng driver's license examinations. Napakadali lang. So kung para sa'yo nahihirapan ka, eto, dito yung channel ko. Lahat po ng mga tinuturo ko dito, lumalabas po ito sa LTO examination. Ang hindi nga lang dyan lumalabas is how to prevent. Kumbaga, paano ang gagawin mo para ikaw ay hindi madiskrasya. Although may iba na itinuturo naman, pero hindi lahat. Sa akin po lahat kasi, sign at yung prevention. Yun po yung aking tinuturo. So, kailangan guys, mapasahan mo yung exam na yan para hindi masayang yung binayad mo, hindi rin masayang yung pagod mo, paghihintay mo. Pag maraming haba ang pila, hirap talaga. No? So, need mong pasahan iyan. And then, after nyan, on that day din naman kasi, i-test ka rin para sa road test para at least on that day din, ma-issuean ka na ng driver's license mo na non-professional ang category. Even ano pa ang restriction yan, even 1-2, okay lang, mabibigyan ka ng driver's license on that day once na pumasa ka doon sa tinatawag na. So akala mo doon ka lang sa examination. Hindi, may road test po yan na kailangan mo ring pasahan. I-share ko sa inyo guys na ako ay mag-take ng non-professional 2007 kasi ako kumuha din ng student permit or student license after ako ay nag-aral ng driving sa Electron, no? So natatandaan ko pa. Hindi ko nga lang alam kung yung mga nagturo sa akin doon is nandito pa ba sila sa mundong ito. No? Pero kung napapanood nyo po, sir, sana natatandaan nyo po ako tung mukhang ito na naging makulit na ano nyo dati. Estudyante. Pero eto ako ngayon. Itinuturo ko po lahat po ng aking mga natutunan sa inyo. So, guys, kung gusto nyong rather mag full blast sa driving, sa ano po kayo mag ano, Electron. Recommend ko po yung Electron sa inyo. Out sa mga taga Electron dyan, no? Sana natatandaan nyo pa po ako. Electron dito sa May Admiral noong 2007. So guys, ako ay nakakuha sa 40 ang passing. First take ko po yun, 37 ako. So may tatlo akong mali. So at least, ibig sabihin, meron ako nalalaman. Wait, bakit kasi? Kasi nga po, nag-driving school po ako. Tinuturo kasi sa driving school yan. Kaya po ako nag-decide na mag-driving school para at least alam ko yung mga patakaran sa kalsada. So ngayon, kahit papano, dala-dala ko siya. Hindi ako malapit sa aksidente. Kasi alam ko, kasi kung bakit ka lang naman kasi nagiging malapit sa aksidente, dahil yun nga, kulang ang nalalaman mo. Natuto ka lang nag-drive, naturuan ka lang.
Tapos kumuha ka ng lisensya, nag-drive ka na. Ang problema doon, yun lang. Marami kang mga pahihirapang mga kapwa mo, motorista. Pero yun nga, after kong pumasa sa exam, bumagsak naman ako sa road test. Bakit ako bumagsak? Diyos ko Lord, dito, somewhere in Las Piñas, sa may LTO Las Piñas, dyan ako kasi talaga nag-umpisa kumuha ng driver's license. At until now, dyan pa rin ako, until nagre-renew, dyan pa rin ako. Mabilis din kasi dyan talaga, dito sa amin sa Las Piñas, no? Yung pong kasing road test namin is maikli lang. Yun nga lang, paatrasin mo yung owner na hindi mo sasagiin yung dalawang linya sa gilid. Once na masagi mo yun, wala na, sad to say, bagsak ka. Bakit? Kasi yung pala ay nagsisimbolo bilang tao. Kapag sinagi mo yun, nakapatay ka ng tao. So bagsak po ako, balik ako after 1 month. So, ingat-ingat po kayo sa road test, kailangan maipasa po ninyo. So I hope so guys na may mga natutunan po kayo sa mga aking pinagsasabi ngayon o tinuro sa inyo patungkol po sa pagkakaroon ng non-professional driver's license. I hope so na nakatulong ako sa inyo na kapag kayo ay nakapag-take ng exam, kayo ay papasa. Panoorin nyo lang yung mga video ko, marami ako diyang mga tinuturo na talagang lumalabas po yan sa LTO examination. So, sana po ay nabigyan ko na naman kayo ng karagdagang kaalaman patungkol sa pagkakaroon o pagkuha ng driver's license na non-professional. Okay? Kung kayo ay may katanungan pa, meron pa kayong mga nais malaman, huwag po kayong mag-atubili na magtanong. Just leave your comment down below. At akin po yung sasagutin kung akin pong alam, kung akin pong naranasan, at kung akin pong natutunan. So, paano? Andito naman tayo sa ating tinatawag na paalala. Paalala sa lahat ng mga motorista. So, sa ako lang ang kalaman, disgrasya o aksidente ang ating maaring kahantungan. Kaya ang payo ko sa inyo, kayo po ay mag-aral upang matuto ng patakaran sa kalsada. Hindi po dapat drive lang ng drive dahil kapag drive ka lang ng drive at wala kang alam na patakaran sa kalsada, aksidente, sagi, palagi ang aabutin ng sasakyan mo. Kaya po nga narito ang aking channel upang kayo ay matulungan at maturuan. So paano? This is your Papa Road Drive Vlogs na patuloy po nagsasabi sa inyo ng hasta la vista, baby. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless all. Mwah.